na poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo, Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang ating mga kasalanan ay ating pagsisihan upang ang pag-aaray natin ng banal na sakripisyong ito ay maging lubos na kalugod-lugod sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan matubos at mabuhay. Ang pag-asa namin sa pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkubuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Diyos. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanyang ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.
Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayo ng pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Amang Dios ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalumpupunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilu siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, anong utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman, sila, pinaintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya nilagda ang utos na ito. Subalit, sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niyang silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa ang pinagsama ng Diyos ay huwag
paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang mga nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Natutuwa po akong makita kayong muli. Ngayon po, tingnan nga naman ninyo ang Ebanghelyo ngayon, wika ngay, tiyempong tiyempo, o wika sa isang teleserye, napapanahon. Bakit? E kamakailan lamang po, makinig kayo. Ipinasa sa mababang kamara, House of Representatives, ang batas tungkol sa diborsyo. Ang gusto sabihin, pwede nang maghiwalay ang babae at lalaki, wika nila, at makapag-aasawang muli ang babae o lalaki. Pakinggan ninyo, sabi, pwede nang maghiwalay kung may sapat na dahilan, wika nila, ang babae sa lalaki o ang lalaki sa babae. Hindi lang maghiwalay, pwede na ring mag-asawang muli. Pumasa na po yun sa House of Representatives. Pakiusap ko sa inyo, magsalita kayo upang ang Senado ay huwag aprubahan itong divorce bill na ito. Tatanong niyo sa akin, bakit naman Bishop? Karamihan naman po ng mga bansa, halos lahat, maliban bansa ng Malta at ang bansa natin, ay may diborsyo. Eh bakit naman kayo ngayon? Tututol kayo. Ang sagot ko po, simple lang. Tutol ako. At palagay ko naman, kung mag-iisip kayo kung tunay kayong Kristiyano, dapat din kayong tumutol. Bakit? Sabi sa bill, pwede nang hiwalayan ng babae ang lalaki at pwede mag-asawang muli. Pwedeng iwalayan ang lalaki at babae at pwedeng mag-asawang muli. Yun ang sabi ng bill. Sabi naman ng Panginoon, ang humiwalay, ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa ay gumagawa ng masama at nangangalo niya. Sabi rin, ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at nag-aasawa ng iba ay gumagawa ng masama at nangangalo niya. Ngayon, magtatanong ako, kayo, deboto ng Hesus Nazareno, sino ang susundin nyo? Ang divorce bill o ang Panginoon? Alam niyo po ba, madalas nagkakasal ako. Ito po ang sinasabi ng mag-asawa, sa isa't isa, sabi nila, tinatanggap kita bilang asawa. Sabi, no? Pakinggan nyo, sa hirap at ginhawa, sa kayamanan o pag-iikahos, sa pagkakasakit at mabuting kalusugan, hanggang paghiwalayin tayo ng kamatayan. Pag naaprubahan po ang bill ng diborsyo ng Senado at ng Presidente, ganito na po ang formula ng kasal. Babaguhin natin.
tinatanggap kita bilang aking asawa. Sa hirap at ginhawa, sa pagkakasakit at sa kalusugan, sa kayamanan at pag-iikahos, hanggang paghiwalayin tayo ng diborsyo. Okay po ba yon? Tanong ko po, sagot kayo, okay po ba yon? Tama bang sabihin ng lalaki sa babae, tinatanggap kita bilang asawa hanggang magkahiwalay tayo sa diborsyo? Ewan ko sa inyo, ang Panginoon sabi, mali yan. At nasa inyo, sinong susundin ninyo ang mga mambabatas na bumoto para dito o ang Panginoon? Ala, kayo ang magdesisyon, kayo ang magsalita. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sabihin natin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasaan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen Ina ng Hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa na sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak ng Diyos ay pag-ibig. May payag din naman namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon. Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Oh, Jesus, Nazareno, naririto kami sa harap.
magsitayo ko ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kawi ng krus, ang pagsangkatawa'y tubusin ni Jesus. Sa punong kawi na naig ang kamatayan, sa kawi na krus, itinanggal ang pagkabuhay. Sa punong kawi na naig ang sumuway sa iyo, sa kawi na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay ng iyong anak. Kaya tiniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na Himlaya. Nang may pag-asang sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, kaysa ng isanusin kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Oh.
namin kami yadiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesukristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin rin. Bigay po ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay ministry ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministry. Sumunod po tayo. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iyalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oo, Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang samo ko tasay sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko.
pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay na mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa, Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, wag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko ang samo ko. Sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon Nazareno. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Marami pong salamat. Ang Nazarene Catholic Schools ay ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschools hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discounts sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 AST subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public schools ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school.
para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa the Nazarene Catholic School's Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero ng nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasa gip ng buhay na ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay at kalangitan sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyang nila imo sa pamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang pakahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makapagtanawa nila ang kanilang ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasandan po ninyo ang mga tinadala nilang mga himay na dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Ngayon, naway maalaala nila ang pangako nila noong binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang magpasawalang hanggan. Oh, bago kayo umalis, paalaala ko, itong panalangin ninyo na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Ayon na sinasabi ninyo. Ngayon, sinong susundin ninyo? Si Jesus Nazareno o ang divorce bill? Sumagot kayo. Wala. Para kayong mga 26 na member ng House of Representatives, hindi tumutol. Kaya nakapasa ang divorce bill. Kayo, ano ang sasabihin ninyo? Oo o hindi? Hindi ba? Oo. Oo o hindi? Pakinggan nyo, ha? Bago kayo umuwi, ulitin ko. Ang paghiwalay, ang pagsamang inagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Sabi ng diborsyo, ang pinagsama ng tao ay pwedeng paghiwalayin ng tao.
Tama ba yon? Ngayon, tanong ko, ang lalaki na humiwalay sa kanyang asawa ay gumagawa ng masama at nangangalo niya, at ang babae na humiwalay sa kanyang mister ay gumagawa ng masama at nangangalo niya, narinig ninyo ang walang tumutugon. Narinig ninyo? Okay. Sino susundin ninyo? Si Jesus Nazareno o ang divorce bill? Pakinggan ko muli. Si Jesus Nazareno o ang divorce bill? Okay. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umay kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba